Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw ng iyo na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo ay tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa at tumataba yung lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tagulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yung tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon,
ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya ng isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tigasandaan, may tigaanim na po, at may tigatatlumpong butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Welcome po dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon. Muli, ang Panginoon ay maligaya sa inyong lahat at si Padre Pio sapagkat kahit na ulan, talagang ang obligasyon nating magpuri at magpasalamat sa Diyos, kayong lahat hindi nakakalimot sa Panginoon, lagi kayong available sa Kanya. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ano? Alam ko, galing pa kayo kung saan-saang lugar, pero dahil Linggo, para ito sa Panginoon, kayo nagsasakripisyo at may biyaya sa inyo ang Panginoon. Sino po dito ang magsasaka? Mayroon pag ang nasimba ditong magtatanim, ano, mahilig magtanim. Yan, ano? Ang ating mapagbasa ngayon ay tungkol sa talinhaga na binanggit ng ating Panginoon tungkol sa isang magsasaka na naghasig, ano, ng mga binhi. At mapansin ninyo, siya'y naghasig sa batuhan, ano, sa may tabi ng daan, ano, sa may damuhan, ano, kung saan-saan pumatak ang mga binhi. At kung ikaw ay isang
tunay na magsasaka, hindi mo ito gagawin, no? Hindi mo ihahasik ang binhi kung saan-saan, no? Siyempre, anong gagawin mo muna? Ihahanda mo ang paghahasikan. Ihahanda mo ang lupa, no? Kami nga po dito sa Padre Pio, napakapalad. Bakit? Yung aming mga, yung bakanting lote na nariyan sa likodan diyan ay tinulungan ng mga taga-agriculture na yan ay payamanin at taniman. At diyan ko natutunan, ano, nagturo sila kung paano magtanim. At tunay, hindi yan basta inihahasik, ano? Sabi ng taga San Felix, Father, yan itutudlingan muna, ano? Dadaanan ng kalabaw bagot natin taniman ng mais. Alam nyo, ngayon, diyan sa likod niyan, ano? Sagana diyan, madaming gulay, ano? Madaming gulay, maraming mais, ano? Maraming talong. Sagana, ano? At yan po ang bunga niyan ay ipamamahagi, ano, sa mga taga rito din, yung mga walang kakayanang makabili ng gulay sa palengke, ano? Kaya ngayon ay month ng July, Nutrition Month. At yan po ay, pag may awa ang Diyos, ano, baka sa katapusan nito o first week ng August, mayroon kaming harvesting festival. Ano, para po yan, nakatuwa dahil sa mga taga-agriculture, kami tinuruang magtanim. At sa kanilang pagtuturo, mapansin ninyo, talagang may distansya ang bawat binhi, ano, at sila'y nakatuwa, tinuruan din nila kaming ng natural farming, ano, yung organic farming, ano, yung mga paano mag-abono. Ma'am nga minamahal, ang gusto kong puntuhin dito sa mabuting balita na ating napakinggan. Pag isang ordinaryong magsasaka, talagang pipili siya ng matabang lupa. Pero yung magsasaka na binabanggit dito sa mabuting balita, siya'y kung maghasik ay sa mga batuhan, sa mga damuhan, iba't iba, at kung saan mapapatak ang binhi. At binabanggit dito, sino itong maghahasik na ito? Ang Diyos. Mapapansin nyo ba, ang Diyos ba'y nag-aaksaya ng binhi sa kanyang paghahasik? Wari ko'y hindi, no? Yun nga lamang, kita ninyo ang Diyos, pag siya'y naghasik, para sa lahat. Para sa lahat. Kung ang kanyang mapatakan ng kanyang salita, kaya sabi niya sa bandang huli, ang may pandinig ay makinig. Makinig lagi kayo sa salita ng Diyos. Makinig lagi sa Diyos. No? Kung ikaw man ay sa panahon ngayon ay parang batuhan, ibig sabihin ay matigas ka pa. Yung wala, hindi ka pa open sa pagbabago, ikihahasikan pa rin ng Diyos. Ano? Kung ikaw ngayon ay ayaw mo pang magsisi, magbago sa iyong pinagagagawa sa buhay, at ikaw ay hindi pa rin makaalis-alis sa iyong kasalanan, hahasikan ka pa rin ng Diyos, ng kanyang binhi. Hindi ka titigilan ng Diyos hanggat hindi ka nagbabago. Gagawa siya ng napakaraming pamaraan para isang araw maging matabang lupa ka rin. Hindi ka titigilan ng Diyos. Yun nga lamang, mga minamahal na mga kapatid, sa kanyang paghahasik, ano, talagang para kang maging matabang lupa, ay marami kang pagdadaanan. Baka padaanan ka ng araruhin ka para lang maging matabang lupa ka. Baka dumating ang maraming bagyo para lang maging matabang lupa ka. No? Baka maraming paglilinis sa iyo ang dumating para lang ikay maging isang saganang sagana. No? Baka napakadami na ng iyong maging pagluha bago ka pa maging isang matabang lupa para lang ikay mamunga ng tigsasandaan, tigtatatlumpo, tigaanim na po. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung ang Diyos ay naghahasik sa iyo ngayon, gusto ka niyang pasaganain. Sabihin, makinig ka lagi sa Diyos. Maging open ka sa pagbabago.
Tingnan mo ang sabi ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis ninyo sa kasalukuyan, yung inyong mga pinagdadaanan ngayong hirap, una, pwedeng sakit, problema, pagpapalaki ng iyong mga anak, ano, yung iyong pinagdadaanan sa kasalukuyan at this moment, ang sabi niya, ay hindi mo maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa iyo ng Diyos kung tatanggapin mo lagi ang kanyang salita at magbabago ka. Biruin mo yon. Kung meron ka daw na pinagdadaan ng matindi ngayon, pero yan ay iaalay mo sa Diyos, yung iyong mga hirap, ang iyong mga sakripisyong pinagdadaanan mo ngayon, ialay mo yan sa Panginoong Diyos. Ano? Magugulat ka sa kaluwalhatian na iyong mararanasan in the future. Amen. Alam nyo, mga minamahal na mga kapatid, kaya tiis lang, sakripisyo lang tayo. Patuloy tayong makinig. Tingnan nyo, sabi lagi ng Panginoon, ang may pandinig, makinig. Lagi tayong makinig sa Diyos. Paano ba makinig? Ano? Kung ikaw hindi marunong tumahimik, mahirap makinig. Kung hindi ka marunong umupo at tumingin sa ating Panginoong Diyos, mahirap makinig. Pag hindi ka marunong makinig, mahirap magbago ng kalooban. Kaya napakahalaga lagi ng turo sa atin, yung ikay tumahimik minsan para mapakinggan mo ang Diyos sa kabila ng maingay na mundo. No? Pakinggan natin ang Diyos. No? Baka hinahasik ang Kanya. Yun nga lamang, baka ikaw ngayon ay parang isang damuhan, dawagan, o batuhan, ano? Diyan, ang nila naiilaglag sa iyong binhi ngayon ay, sabihin ay hindi tumatagal, sabihin ang salita ng Diyos ay hindi pa tumatagal, hindi pa lumalago sa iyo dahil hindi ka pa handang makinig sa Diyos. Darating din ang panahon, mga minamahal na mga kapatid, dahil ang Diyos ay hindi susuko sa iyo, tayo hindi susukuan ng Diyos. Kahit tayo umedad na, kahit tayo tumanda na, ano, hindi tayo titigilan ng Diyos hanggat tayo hindi nagiging isang matabang lupa. Pag sinabing matabang lupa, yung tayo'y handang-handa na, yung tayo namumunga na, ibig sabihin ay tumutulong ka na dahil sa iyong napakinggan at lumago ka na, tumutulong ka na sa kapwa. Nagmamalasakit ka na, nagmamahal ka na, no? Yung nagpapatawad ka na, no? Yan ang bunga ng matabang lupa. Nagmamalasakit na sa kapwa. At ang iniisip na ay hindi yung sarili, kundi yung iba na. At lalong higit, ang iniisip na ay ito'y para sa kabutihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya yan ang inyong idalangin sa banal na misang ito, na sana maunawaan ko na ang mga nangyayari ngayon sa buhay ko, ito pala'y isang paraan ng Diyos balang araw para ako'y maging isang matabang lupa. At yung palang paghihirap kong pinagdadaanan ngayon, kung ito ay iaalay ko sa Diyos, ito yung walang kwenta sa ibibigay na ibiyaya ng Diyos sa akin pag ito'y nalampasan ko. Kaya sa bandang huli, nandon ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga din ni San Pablo, pag ang Diyos ay iyong minahal, pag ang Diyos ay iyong inibig ng buong puso, magugulat ka sa biyayang tatanggapin mo, ni hindi pa sumasagi sa iyong isip, ni sa iyong panaginip, ang mararanasan mong kaligayahan at biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, ganyan ang Diyos.
siya ay sobrang magmahal sa atin. Yun nga lamang, ayaw nating makinig sa Kanya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pairito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng pagkapahayag at pagkapaliwanag ng salita ng Diyos, tumugon tayo ng buong pasasalamat at kapangakuang isa sa buhay ang turo ng Panginoon. Tayo mananalangin, pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang inihabilin sa simbahan bilang kanyang bukal ng inspirasyon at sanggunian sa pag-akay sa mga tao tungo sa katotohanan, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang ipinaaabot sa atin sa pamamagitan ng Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at lahat nating gabay na espiritual sa tulong ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagbubuklod at nagpapatibay sa ating mga pamayanan bilang mga buhay na sangkap ng lipunan at pantulong sa pangangaral, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagpapanumbalik ng pagkakasundo ng mga bansa, pangkat at mag-anak, at ikinapapayapa ng ating mga puso sa katapusan ng bawat araw, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nakaaaliw sa mga nag-aagaw buhay, sa pamamagitan ng pangako ng buhay na walang hanggan, para sa pinakasimple man nilang pagkakawang gawa, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na maging saksi ni Kristo, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya, kaisa ng mga anghel na naging siawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Thank you.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagiligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna saglit para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita nyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking po dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clay Go o Clean As You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas. Bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ikawalo, sa darating na Webes, July 20, ay magkakaroon ng pagsasama-sama dito sa atin ng bumubuo ng mga Dambana at Basilika ng Arcidiocese ng Lipa. Kaugnay nito ay sa ika-7 ng umaga at ika-5 lamang ng hapon ang mga misa sa araw na iyon. At sa darating na 23 ng buwan
ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa ikasiyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ipinaaalam din po sa lahat na bukas, July 17, ay pansamantala po munang wala tayong banal na oras sa ikawalo ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.